Tuloy-tuloy ang ginagawang paglilinis sa oil spill na umabot sa ilang dalampasigan sa bayan ng Taytay sa Palawan. Ito ang inihayag ni Palawan PDRRMO Head Jerry Alili sa laging handa public briefing kaugnay sa oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa Nauhan Oriental Mindoro kamakailan. Sa ngayon, matapos po may report yung sightings sa Kasyan, naghanda kaagad ng clearing operations. Yung LGU ng Taytay, ng barangay, at pinangunahan ito ng Philippine Coast Guard. At na-clear naman po kaagad yung area. At after how many days, in-observe namin, wala na rin bagong sightings ng mga oil slick. Dito naman sa area ng barangay Kalawag, ay meron din mga oil slicks na nakita at ongoing yung containment na ginagawa ng LGU ng Taytay at sa pamumuno po ng Philippine Coast Guard. Dahil naman sa mabilis na pag-aksyon ng LGU at kinauukulang ahensya ng pamahalaan at hindi gaano karaming oil spill, sinabi ni Alili na hindi masyadong nakaapekto ito sa mga residente ng naturang bayan. Hindi naman po masyadong affected yung mga community dahil nga yung volume po ng tubig ay ng oil na dumating ay hindi naman talaga ganoon karami katulad doon sa talagang ground zero doon sa area sa Mindoro kung saan nanggaling ang oil spill. Dito po ay mga konting mga kumpul-kumpul na oil lang ang nakita at ito po ay nalinis din kaagad ng ating mga volunteers sa barangay at naayos din po kaagad ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, may ilang plantation naman anya ng seaweeds ang naapektuhan ng oil spill at sa ngayon ay patuloy pa ang kanilang isinasagawang assessment kung magkano ang halaga ng pinsala. May ilang nai-report ng mga seaweeds plantation na apektado at ito po ang inaalam natin ngayon kung anong extent ng effect oil spill dito sa ilang mga planters ng seaweeds sa particular dito sa barangay Kalawag. Mula naman sa isinagawang coastal cleanup drive, umabot anya sa hanggang 150 litro ng oil spill ang kanilang nakolekta. Maliban sa bayan ng Taytay, naghahanda na rin ayon kay Alili ang iba pang bayan sa Palawan sa posibleng pagdating sa kanilang lugar ng oil spill. Kami po ay naghahanda, lahat po ng mga munisipyo na posibleng daanan nito, malapit dito sa area, ay naghahanda. Marami po sa kanila ay gumawa na ng mga improvised oil spill boom at nilatag na, especially doon sa mga production area, yung mga areas kung saan meron silang seaweed plantation, merong mga fish cages, at yung mga area kung saan mayroong tourism areas, no, tourism establishment, ito po ay nilagyan na ng protection para po hindi na dumikit sa mga dalampasigan itong mga langis kung meron man. So yung mga eastern municipalities namin, island municipalities tulad ng Araceli, Dumaran, Rojas, Palawan, yung Puyo, Agutaya, Magsaysay, and yung Calamian Group of Islands, Dinapakan, Coron, Busuanga at Culion, sila po ay naghahanda at patuloy na nagmo-monitor. Kasama rin po dito yung El Nido sa mga nagmo-monitor dahil mas malaki po magiging pinsala kung pati itong munisipyo na to ay maabot ng oil spill. Sa huli, nilinaw ng opisyal na wala pang ipinatutupad na fishing ban sa alinmang bahagi ng probinsya. Para sa Pilipinas Kong Mahal, Jane Cognita, SMNI News.